Opo. Kumusta ka naman? Oo, alam po. Okay, hindi kinakabahan? Medyo po. Medyo lang naman pala. Ready? 5, 4, 3, start! Pasta lang mga kapatid! Ate! Pasta lang mga kapatid! Ate! Magandang gabi sa ating lahat at sa mga at sa ating buting mayor dito sa Luzon ng Quezon City at sa kanyang mga opisyales at sa mga nakikinig ng dito ngayon. Bago po magsimula, paitulungan niyo po muna magpakalala sa aking sarili. Ang ako pala, si King Japan Super Malay. Nagaling pa po sa Church in Quezon City. Magandang pagpasa sa Quezon City. Ngayon mga kababayan, ay papangalan ko po ay patungkol sa iglesia. Ano nga ba ang iglesia? Ang church sa iglesia ay dito sa organization at nalang dito dominasyon at hindi rito korporasyon. Ang iglesia ay dito, ano nga po ito? Ang iglesia ay hindi ito pinagmiari ng tao at hindi rito pwedeng tuwag iglesia sa isang tao. Ang iglesia ay itinay ni Kristo. Ang iglesia ay itinay ni Kristo na nakasulat sa Mateo chapter 16 verse 18. Ang nakasulat ay kang Pedro. Sa ipapalo ng bato ito, itatayo ko ang aking iglesia. Ipinapalo niya kay Pedro na meron siyang itinayo na iglesia. Nasilangan ba ako na neto sa Efeso chapter 1 verse 22 hanggang 23. Magandang balita, Biblia version. Ang nakasulat naman ay ginawa sa ulo ng lahat ng bagay sa iglesia. Ang iglesia ang katawan na magbasa natin sa inyo. International Biblia Version. Sa niya International Biblia Version. Siya ang pinagkalabang maging pangulo ng lahat ng bagay sa iglesia na siya ang katawan niya. Malinaw mga kababayan na si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ang kanyang katawan na sabi sa Colossians chapter 1 verse 18. Ano ang sabi? Siya ang ulo sa iglesia na kanyang katawan. Sa 1 chapter 3 verse 31. Anong galing sa itaas ay sumibabo sa lahat. Ang mula sa langit ay dakila sa lahat. Sino-sino mga tinatawag na iglesia? Kasi hindi pwedeng tawag iglesia sa isang tao lamang. Na si Kristo ang ulo sa iglesia at ang iglesia ang kanyang katawan. Sa Efeso chapter 4 verse 15. Magandang balita version na si Kristo ang ulo natin lahat. Sa Efeso chapter 5 verse 23. In English King James Version, Christ is the head of the church, and He is the savior of the body. Siya ang tagapagligtas sa ating lahat. Kung magsama-sama tayo lahat, or congregation of the believers, diyan na mabubuong pangalan iglesia or church sa Efeso, sa Roma, sa ayon sa Roma chapter 16 verse 1. Ang iglesia nagtitipon-tipon sa kanilang bahay, so ibig sabihin dito building, na mabubasa natin sa Gawa chapter 17 verse 24. Ang pangalan ay hindi tumitira sa templo na gawa ng tao. Sa ibig sabihin ng iglesia ay itinayo ni Kristo na nakarehistro na sa langit. Sa Roma chapter 12 verse 3, Revised English Version of the Universal Gathering of the Assembly, all first born registered in heaven. Sa King James Version, which is written in heaven. Meron din mga tao nagtibong-tibong at meron din mga sa iglesia. Sa Jeremiah chapter 17 verse 13, in American Standard Version, they that depart from me should be written in earth. Ang nakalisto naman dito sa lupa, ang taong makalupa ng sasilitang bagay na makalupa. Sa 1 chapter 3 verse 31, ang mga taong ito ay kailangan natin bantayan. Bakit? Na mabasa natin ayon sa Roma chapter 16 verse 17. Kailangan natin mag-ingat sa posibulo ng pagbahagi-bahagi at sa hinang pagtalikod nila sa araw na tinanggap ninyo. Sa Galatians chapter 1 verse 8, kung may pamang ipangaral, kahit ang hello tao pa, ay paparusahan siya ng Diyos. So hanggang dito na lang po ako, maraming salamat sa mga nakikinig. At sa mga hindi nakikinig, maraming salamat po ako.